Magandang araw Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balitang hatid ni Juan. Ating pag-usapan ang bagong anunsyo ng SSS na dapat niyong malaman. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe na kayo sa aming official YouTube channel na Balita ni Juan. Muli ang SSS ay naglabas ng bagong advisory patungkol sa AKOP program. Dahil ito ang inyong kahilingan, ang deadline para sa Annual Confirmation of Pensioners Program o AKOP ay muling in-extend mula ika-30 ng Hunyo hanggang ika-31 ng Oktubre 2022. Sino nga ba ang mga pensyonado na dapat tumugon sa AKOP? Una ay ang retirement pensioners na nakatira sa ibang bansa, ikalawa ay ang total disability pensioners, at pangatlo ay ang survivor pensioners pati na ang dependent children. Para naman sa retirement pensioners na nakatira sa Pilipinas, hindi nyo na kailangang tumugon pa sa AKOP. Simula naman Nobyembre 1, 2022, susundin na muli ang karaniwang schedule ng AKOP compliance. Para sa retirement pensioner na naninirahan sa ibang bansa at total disability pensioner, buwan ng kapanganakan ng pensyonado ang magiging schedule nito. Para naman sa survivor pensioner, buwan ng kapanganakan ng namatay na miyembro ang schedule nito. Para naman sa dependent o minor incapacitated, kasama ang tagapangalaga o guardian, buwan ng kapanganakan ng miyembro o namatay na miyembro. Mahalagang paalala, ang AKOP Pensioners Reply Form ay maaaring i-download mula sa SSS website na www.sss.gov.ph. Ang mga pensyonadong nakapag-comply na para sa taong 2021 ay hindi na kailangan pang magsumite muli sa nasabing deadline. Simula Enero 1, 2023, masususpinde ang pensyon ng mga pensyonado na hindi makakatugon sa AKOP hanggang October 31, 2022. Napakahalaga ng SSS advisory na ito, lalo na kung pensyon nyo lamang ang inyong inaasahan. Kaya naman, para maiwasan na maputol ang inyong pensyon, simulan nang mag-comply kung hindi pa kayo nakakapag-comply sa AKOP. Bilang SSS pensioner, ano po ang masasabi nyo sa advisory na ito? Mag-iwan na ng inyong reaksyon sa ating comment box.